Hello to all my friend! Kumusta kayo dyan? Nandito na naman ang inyong lingkod, Victory Onelia. Okay? Nandito na naman ako sa bahay namin. Alam niyo naman, pagka nakakapunta ako dito sa bahay namin dahil day off ko ngayon, kaya ito, gagawa na naman ako ng kalokohan. No joke lang. Gagawa na naman ako ng isang video, okay? Video ulit ng pagluluto. Okay? So, ganito. Ang gagawin ko ngayon ay magluluto ako ng ginisang munggo. Yun naman ang aking naisipang iluto dahil namiss ko yung pagkain ng munggo. Kaya, yun ngayon ang aking iluluto. Kaya, ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients ng aking lulutuin na ginisang munggo. Okay? So, dyan lang muna kayo mga friendship pa. At, ipapakita ko na sa inyo. Okay. Ito na yung ingredients ng aking lulutuin na ginisang munggo. Okay? Siyempre, mag-uumpisa tayo sa munggo. Ayan. Yung munggo, lalagyan ko siya ng chicharon. Kasi nung isang araw ay nagluto ako ng chicharon. Kaya ito siya. Ayun. Yung hindi pa, yung, ito yung pa yung hindi pa siya masyadong luto ng chicharon. Ito, yung luto na siya. Ayan, may natira kami dahil kumain kami ng chicharon. Kaya ayan. Ngayon yung natira ay ilalagay ko sa munggo. Okay? So, ito pa yung mga ibang ingredients niya. Eto, dahil wala, meron ditong ampalaya, dahon ng ampalaya. Kaso lang, malayo, medyo malayo yung pinagbibilan. Kaya, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng ibang klase ng dahon. Eto yung tinatawag na chicoria dito. Masarap din tong ilagay dito sa ginisang munggo. Ayan, okay? So, eto pa. Siyempre, kailangan natin ng bawang, sibuyas, kamatis. Ayan. Tapos, meron na rin akong biniling eto, ginisa na to, mga friendship, bagoong. Ayan, lalagyan ko siya ng bagoong. Ayan siya. Okay? Made in the Philippines yata itong bagoong na to. Ayan. So, kailangan din natin ng mantika. Lalagyan ko din siya ng patis. Ayan. Konti na lang yung patis namin, hindi pa ako nakakabili. At itong aking pampasarap. Ayan. Kaya, ayan. So, tapos, maglalagay din nga pala ako ng baboy. Kaso yung baboy ay pinapakuloan ko pa. Pero ngayon ay medyo na-reduce na yung kanyang tubig. At yung munggo, yung iba ng munggo ay naipalambot ko na rin. Okay? So, ipapakita ko sa inyo. Ito siya, mga friendship ko. Jaran! Ayan. Medyo natuyoan na yung aking panggisang baboy. Ayan. Ito na rin yung pinakuloan kong munggo. Kaya, ayan. Okay? So, without further ado, sabi nga nila, English na naman yung mga friendship. Mag-uumpisa na akong mag-isa. Kaya, stay lang kayo dyan at huwag kayong aalis. Okay? Okay, eto na yung aking panggisang baboy. Medyo natuyo na siya. Na-reduce na yung kanyang tubig. Kaya, ayan. Pamamantikain ko lang siya ng konti. At yan ang ipanggigisa ko sa aking ginisang munggo. Ayan. Okay? Ayan na, nagmamantika na yung aking panggisang baboy. Kaya, aalisin ko muna siya dito sa kawali para maigisa ko naman yung bawang, sibuyas at kamatis, pati na rin yung bagoong. Kaya, stay pa rin kayo dyan, mga friendship ko. Ayan na, mga friendship, magigisa na ako. Pasensya na kayo, hindi ko nadala yung aking, yung isa kong tripod. Medyo mababa itong aking nadala. Kaya, ayan, hindi ko maipapakita sa inyo yung pag-isa ng bawang. Ganito na lang tayo, mga friendship ko, okay? So, unahin ko muna yung bawang. Yan. Bawang muna. Yan. Hindi ko nadala yung aking mataas na, ano, tripod. Kaya, ito, bawang muna nilagay ko, mga friendship, ha? Alam ko naman, maraming nakakaalam kung paano lutuin yung ginisang munggo. Napakasimple lang naman, di ba, mga friendship? Kaya lang, ito lang yung naisip kong i-video. Kaya, ayan, pinakita ko na rin sa inyo. Okay? Dali lang. Hinaan ko yung apoy. Hinaan ko yung apoy ng aking ginigisa. Ayan. Tapos, sibuyas. Lagay ko na rin yung sibuyas, mga friendship. Ayan. Sibuyas. Okay. Lagay ko na rin yung kamatis. Ayan. Hindi lahat masyadong marami yung kamatis.
friendship. Okay, nalanta na yung bawang, sibuyas at kamatis. Ngayon lalagyan ko na siya ng bagoong. Nagisa na tong bagoong na to mga friendship ko eh. Ayan, nabili na namin ng ginisa. Pero igigisa ko pa rin siya, okay? Para mas masarap siya. Ayan. Huwag masyado marami. Siguro mga dalawang kutsara lang. Pwede na yan, yan. Dalawang tinidor, hindi kutsara eh. Tinidor yung ginamit ko eh. Ito na yung nahawakan ko, kaya ito na yung pinangkuha ko. Kaya, ayan. So, halu-haluin lang. Ayan. Halo lang. Dito siya ng friendship ko ha. Ayan. Nalanta na yung bawang sibuyas kamatis. Ilalagay ko na rin yung aking pinamantikaan na baboy. Ito na siya. Ayan. Lagyan natin. Jaran. Ayan. Okay. Halo, halo, halo. Ayan. Uy, nalaglag pa yung isa. Ayan. May libre pa ah. May libre pang maliit na buhok. Di bali, kami lang naman ang kakain ito eh. Yun. Ayan, isa. Ayan na siya mga friendship, okay? Ang gagawin ko, dahil konti lang yung nilagay kong bagoong, lalagyan ko naman siya ng konting patis. Para hindi ko na siya lagyan ng asin. Pero yung iba nilalagyan din ng konting asukal ang munggo ha. Mas masarap yun. Kaya mamaya lalagyan ko siya ng konting asukal. Ito, konting patis lang mga friendship ko. Ayan, okay? Masarap kasi pag dami. Uy! Gusto pang sumama ng takip ha. Dali lang. Ayan. Okay, ayan. Bango ng patis. Nangangamoy yung bahay. Eto na siya. Yung ginisang bagoong na may baboy, okay? Ginisa ko sa bawang, sibuyas, kamatis, tapos bagoong, at inilagay ko yung baboy na pinamantikaan ko. Kaya ngayon, isasaling ko na siya sa munggo. Yan. Saling ko na siya dito sa munggo mga friendship ko. Yan. Diyan ko na igigisa yung munggo. Yan siya. Ayan, sarap. Kakagutom na. Tanghali na dito, hindi pa kami kumakain. Dahil binablog ko pa yung munggo. Binibidyo ko pa. Kada magbibidyo kasi ako mga friendship ko, tanghali na kami nakakakain. Ayan. Kaya ayan. kailangan mo nang i-video yung ano eh, no? Yung niluluto. Ito na siya mga friendship. Ayan na. Papakuluin ko lang siya tapos ilalagay ko yung... Oh, isasama ko na rin ngayon yung chicharon para lumalambot na siya. Ayan. Tapos, saka ko ilalagay yung gulay o yung chicorya na dahon. Ayan. Ginisang munggo na may chicharon. Ayan. Okay? Sarap. Lalagyan ko rin siya ng konting asukal mga friendship. Ha? Miya-miya lalagyan ko siya. Ayan. Lalagay ko na rin ang chicharon. Ito na siya. Para lumambot na rin siya agad. Ayan. Ayan siya. Sobrang lapot. Lagyan ko kaya ng konting tubig. Sobrang lapot na siya mga friendship. Ayan. Okay, sandali lang mga friendship ha. At lalagyan ko siya ng tubig. Sobrang lapot niya na. Ayan na siya, nilagyan ko na siya ng tubig kasi sobrang lapot niya. Kaya ayan. Pag malambot na yung chicharon, lalagay ko na yung gulay. At syempre, pag nilagay mo na yung gulay, konting kulo lang at luto na yun. Ayan. Ayan siya. Okay, mga friendship, ngayon lalagyan ko siya ng konting asukal para manamis-namis siya, okay? So, ito. Hindi ko natatantyahin kung ilan yung ilalagay kong asukal, bahala na.
konti lang naman ang ilalagay ko. Ito asukal to. Hindi na ako gagamit ng kutsara. Budbud na lang. Budbud na lang 'yan. Ayan. Tantya-tantyahan lang, hindi tayo professional eh. Ayun, okay, tama na 'yun. Baka naman tumamis at maging minatamis na munggo. Ayan, okay na 'yan. Hindi pa masyadong malambot ang chicharon. Ayan, matigas pa. Kaya maghihintay pa ako na mga ilang, siguro mga 30 oras pa. No, sandali lang mga friendship. Ayan. Walang sili dito. Sana masarap sana kung merong siling green. Diba? Nagpapabango sa munggo yun. Kaso wala. Kaya ayan na lang. Ayan na siya. Okay mga friendship, ngayon lalagyan ko na siya ng aking pampasarap, ang magic sarap. Hindi ito commercial ng magic sarap ha. Gusto ko lang siyang lagyan dahil paborito kong lagyan yung aking niluluto ng magic sarap. Kaya ayan, hindi yan commercial mga friendship ha. Ayan, ang pampasarap ko, ang aking sikreto. Ayan, tama niyon, huwag masyado madami. Halo-halo lang ulit. Ayan, malapit na siya maluto. Medyo malambot-lambot na yung chicharon. Ayan. Ayan. Ayan siya. Okay, dyan muna ulit kayo. Mga friendship, huwag kayong aalis. Ayan. Okay na yung timpla niya. Kaya ngayon, ilalagay ko na yung gulay. Ayan, eto. Ito yung gulay. Ayan. Okay? Chicoria kung tawagin dito. Ayan. Kaya, dyan lang muna ulit kayo mga friendship ko. Ang umalis, hindi ko kayo papatikimin ng aking nilutong munggo. Bahala kayo dyan. Okay. Hindi ko na pinutol-putol to mga friendship ha. Kasi, pagka nilagay mo tong gulay na to, madali siyang lumambot. Kaya, ayan. Lagay ko na siya. Maski hindi mo na siya putol-putulin. Ang dami. Parang isang batal yun ang kakain. Tatlo lang naman kami dito. Ang dami. Ito. Ang sarap na naman ng kain ito. Kaya yung diet nasisira. Yan, lapot ng aking munggo. Yan, tingnan niyo mga friendship, oh, sandali na lumalambot yung gulay. Ayan, oh. Ito, yan. Ayan. Ayan na, konting kulo lang at luto na siya. Pwede na siyang upakan. Yan. Halu-haluin ko na siya. Ayan na. Okay. Tama-tama na yung ganyan timpla, yung alat niya, yung konting tamis. Kaya, ayan. Palalambutin na lang ng konti yung gulay. At presto. Luto na ang aking ginisang munggo na may chicharon. Ayan. Okay. Papakita ko sa inyo ang aking, pero ito na rin yung finished product eh. Talagay ko na lang siya sa lalagyan, sa mangkok. Ayan, okay? So, ayun na nga, nakaluto na ako. Kaya ngayon, nakaluto na. Siyempre, ang gagawin ko naman ay chichibog. Kaya, dyan muna ulit kayo. Okay, chibugan time na. Ngayon, kakain ako. Kaya, steady lang kayo dyan. Huwag kayong aalis. At, nandito pa rin ako. Kakain muna ako, mga friendship. Papakita ko sa inyo. Okay? Ayan, kakain na muna ako. Kaya, katulad ng sabi ko, dyan muna kayo. Tara, mga friendship. Let's eat. Nagkamali na naman ang bulo. Okay, eto na. Ayan, kain na tayo ng munggo. Titiman time. Munggo. Sinibak na munggo. No. Sinibak na tokwa yung niluto ko nung isang araw. Ang init.
Teka, wait lang ah. Ang init ng munggo. Daming gulay. Pampadagdag ng dugo yan. Yan. Itiman time. Yun. Sarap. Ang lapot ng munggo. Tingnan natin kung ano ang kinalabasan ng aking nilutong ginisang na munggo. Ginisang munggo. Nilutong ginisang munggo. Yun. Iman time. Masarap sana may prito, kaya lang di ako mahilig sa isda. Di ako masyado mahilig sa isda eh. Gusto ko lang na isda yung bangus. Yung galunggong hindi ko masyadong gusto. Yan, masarap sana nga dito may prito eh. Kaso, wala dito yung bangus. Kaya, tiyaga na lang tayo sa ginisang munggo. Sarap. Yung chicharon, malambot na rin. Ang friendship, oh. Ayan. So, ayun na nga mga friendship ko. Katulad ng dati, nang palagi kong sinasabi sa inyo. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, please lang, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakipindot yung notification bell para updated kayo palagi sa aking pang mga darating na marami pang mga video, mga friendship ko. Okay? So, magkita ulit tayo sa aking susunod na video, mga friendship ko. Marami pa tong darating, kaya magkikita pa tayo. Eh, katulad ng sinasabi ko, tatapusin ko na nga ito, mga kulit eh, no? Tatapusin ko na itong video na ito. Katulad ng sinasabi ko, ingat kayong lahat, and God bless us all. Bye-bye!